Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita? WB Miletio ang timeline dito sa ating video reaction o sa ating news reaction. Na kung saan nandito tayo sa Balitang Pinoy TV. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, viral ngayon, lagot na. Grabe, kakapasok lang Aimee Marcos at iba pa, bumelta na sa administrasyon. At yung play na natin, wala naman na to. Senator Marcos. Mr. President, if I may. Yes, Senator Marcos. Tila nagkaroon ng bahid personal ang sinagot sa akin kanina. Nais ko lamang diinin na ang aking pangangamba ay dulot ng aking paninindigan hindi bilang kapatid sa kapangyarihan, kundi bilang anak ng legasya ng aking ama, na laging unahin ang maliliit, ang mga nagsasaka ng lupa at ng lahat ng mga nangangailangan. Pahintulutan ninyo akong hindi lumahok sa botohang ito. Di dahil umiiwas sa katungkulan, kundi hanggang sa panahong ito, bigo pa rin ang nakararami sa bukid at sa parang. Maraming salamat po. Thank you, Santa Marcos. Manifestation is noted. Abstain. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Okay, pumalag naman po, in fairness naman po sa mga senador, si Senator Aimee, si Senator Chis, si Senator Robin Hood, yung iba pa, yung iba wala po akong nakita, no? Pero itong tatlong senador na to, pumalag naman sila. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? So far po may tatlong senador na nagsalita tungkol laban po dito, no? Para ipag-questionin po. Basahin po natin yung mga sinabi nila. Medyo mahaba po yung kay Robin, pero pagtiyagaan nyo na po, maganda naman ang kanyang sinabi. Okay, ayon po sa ating tatlong senador, si Robin Padilla, si Chis Escudero, at saka itong si Senator Aimee Marcos, ito po yung kanilang pahayag. So, ibig sabihin, sinasabi po, pag tinanong mo yung NTC, ano yung allegedly ay mga paglabag, i-re-refer ka nila sa House of Representatives. Sabi na House of Representatives, meron daw paglabag. Kung may paglabag, bakit hindi nila tanggalan ng prangkisa? Di ba? Kung napatunayan nila may paglabag, bakit hindi nila tanggalan ng prangkisa? Nilalabag pala yung prangkisa. Okay, ito po yung mga senador natin. Unahin na natin to si Robin Padilla. Ang unti-unting pagkitil sa karapatan, la solidaridad, huwag natin kalimutan ang pinagmulan ng malayang pamamahayag. Ang unti-unting pagkitil sa karapatan na magpahayag ng SMNI ay pagyurak sa ipinaglaban ng ating mga bayani. Ang konstitusyon ay malinaw sa pagbibigay kalayaan sa maghayag at ng pananalita. Ang pinagbabawal ng konstitusyon ay ang pagiging rebelde sa gobyerno at ang pagpapalawak ng karahasan na kumikitil ng buhay at ari-arian na siyang numero uno na nilalabanan ng SMNI. Nasaan ang tamang katwiran sa mga pinapagawa sa SMNI? Okay, ito po yung pahayag na to ni Robin Padilla. Isahin na lang po natin, ha. Sunod po natin itong maganda naman yung sinabi ni Robin, kaya lang masyado matalinhaga. Ito po ang sinabi ng isa pang matalinhaga, si Chis Escudero. Ito, alanganin ako kung siya ba ay tinututulan niya yung suspension sa SMNI o okay lang siya. While the NTC under its rules may for good cause suspend a certificate authority to operate of any grantee for 30 days. Pinatotohanan, abogado to eh. Sabi ni Chis Escudero, bagamat merong karapatan ng NTC na magsuspende ng mga nag-ooperate within 30 days, eto sinabi niya, it is necessary to void serious and irreparable damage or inconvenience to the public or to the private interest. Kinakailangan po para po mawala yung hindi na maisosoling damage na maaari niyong ipataw sa privado at sa publiko, it should specify what serious and irreparable damage inconvenience will be caused by continued operation of SMNI. So, ang ibig niyang sabihin, bago ka magsuspende, kinakailangan malinaw na kaya mo sinususpende yung SMNI kasi yung pananatili sa ere ng SMNI ay magkukosya ng seryosong damage sa mamamayan. Ngayon, dapat yung NTC, sinasabi niya, eto yung mga ginagawa ng SMNI, kaya namin sila sinususpende. Ang sinabi po ng NTC,
kami ay sumusunod sa resolusyon ng parang ganito yung sinasabi ng NTC. Sinabi kasi ng House of Representatives na may paglabag ang SMNI, kaya sinususpindi namin abang pinagpapaliwanag namin. So ang basehan lang nila, wala talaga silang masabi na eto kasi yung nilalabag at patuloy na nilalabag na SMNI. Kaya kinakailangan natin silang suspindin. Yan po yung hinahanap ni Jesus Cordero. Ano yung serious? Specify what serious and irreparable damage inconvenience will be caused by the continued operation of SMNI given its supposed violation as alleged in HR 1499. So yung mismong mga supposed violations, wala silang tinutukoy. This clarification specification is necessary to avoid allegations of simple harassment and curtailment of press freedom and to prevent a chilling effect on critics of the general administration and media in general. O, dito medyo sablay si Chris Sitges eh. O, pero sabihin po natin, kung clarify po nila at in-specify nila kung bakit kinakailangan na suspindihin yung SMNI, hindi po makakaangal yung SMNI na ito ay curtailment o paglabag sa press freedom. Press freedom. No? O, ganun lang po. So yun po yung hinahanap ni Chris Escudero. Ano yung mga specific na nilalabag ng SMNI para sila ay suspindihin ninyo? Di ba? Okay. Eto pa. Si Ate. Si Manang Aimee. Maganda po yung sinabi ni Manang Aimee. Sabi na ni Manang Aimee, who's afraid of SMNI? Which media entities will remain to uphold the freedom of the press, speech and thought? Why must we shut down all those who do not agree with us, not even allowing the chance to explain first? Oh, yan sinasabi. How could the NTC issue a show cause order but simultaneously hand down a 30-day suspension? Amazing. Are we afraid that SMNI may be right? Are we afraid of the truth? Oh, paliwanag natin pag sa Tagalog at paliwanag pagsabay na natin. Sino ba natatakot sa SMNI? Bakit pag ganyan ang ginawa natin, wala na pong media outlet yung magsasabi pa ng mga wala na pong media outlet yung mag-uphold ng kalayaan sa pamamahayag, kalayaan sa freedom of the press at kalayaang mag-isip. Bakit yung mga tao, yung mga media katulad ng SMNI na hindi nag-agree sa atin ay dapat ma-shutdown, no? Not even allowing a chance to explain first. Bakit hindi nyo muna pinagpaliwanag bago nyo suspindihin? Amazing. Nakaka-unbelievable. Natatakot ba tayo sa sinasabi ng SMNI? Natatakot ba tayo na tama ang SMNI? Natatakot ba tayo sa katotohanan? Diba? Ang ganda po na sinabi ni Senator Aimee. Kaya ang balik po niya sa inyo. Ako, ang SMNI, dapat hindi nyo po palagpasin to. Dapat nagsu-Supreme Court na kayo ngayon kasi grabe na to eh. Pinagpapaliwanag po lang, suspended na agad. Asan na yung karapatan? Sinabi lang yan, sabi lang ng nagsabi lang po na may paglabag sila. Ito lang House of Representatives. Hindi nga matukoy ng NTC kung ano yung mga nilabag eh. Meski nga yung nagsabi na napakinggan niya na, napanood niya na, hindi makatukoy kung ano yung nilabag. Tinanggal na lang natin. Makulit eh. Okay, pero ito po ang tanong ko sa inyong tatlong senador. Lately, napupuna ko ang over kapangyarihan na ng House of Representatives. Lahat ng gusto ng House of Representatives, nagagawa nila. Lahat ng gusto ng House of Representatives, nasusunod nila. Overpowering, lahat ng pinag-uusapan. Ang masakit nito, traditionally, ang sikat po sa Kongreso, dalawa po yung Kongreso, House of Representatives, tsaka itong senador. Traditionally po, buhat po nung natuto ko sa politika, ang mga sikat po, mga senador, hindi po mga congressman. Nilalamon po kayo ngayon ng buo. Tatlo kayong senador. Pare-pareho kayo nagpahayag na parang mali yung ginawa ng NTC. Hindi nila sinasabing mali. Pero kina-question nyo yung ginawa ng NTC na ni hindi nila. Kaya ito ni hindi nila masabi kung ano yung nilabag. Mga senador na po yan, hindi na po si Badong. Quadra, kung nakikinig ka, mga senador na to. Hindi na si Badong ang nagsasalita. Dapat ini-specify ng NTC ano yung mga nilabag. Para justified ba yung suspension? Pero hindi pa rin po justified yun. Kung pinagpapaliwanag nyo pa lang, wala pong justification yung suspendihin nyo nang hindi pa po nakakapagpaliwanag man lang.
Oh, ito naman tanong ko sa inyong tatlong senador. Sikat na sikat na po yung House of Representative ngayon eh, sa totoo lang. Ano pong gagawin nyo bilang senador? Hahayaan nyo lang sila? Hahayaan nyo lang yung NTC? Hindi nyo ba iimbestigahan yung NTC? Bakit nila sinuspindi kahit ngayon pa lang nila? Ano pong gagawin nyo bilang senador ngayon? Mga senador po kayo. Pangatlo po kayo sa pinakamataas na tao sa lipunan. Ay, hindi ko maintindihan kung ano yung punto naman itong isa ni Cinco. Tawag po doon hearing. Ano yung tawag doon hearing? Mga senador, ano pong gagawin ninyo? Magkakaroon ba ng Senate hearing man lang? Kasi, tandang-tanda ko, merong umihi na bakla sa CR ng babae. Nagpatawag kayo ng Senate hearing. Ito po. May pinasarang, pinasara po yung SMNI. Isa pong legit. May prank case ang media outlet. Sa tingin nyo ng tatlong senador na to, hindi makatarungan yun. Eh ano pong gagawin nyo? Kasi, kung tokis lang po kayo ng tokis, kada may mangyayari, magsasalita kayo. Wala po kayong action sa Senado. Di po ba? Nagugulat kami sa mga congressman eh. Ang dami nila action eh. May magsabi pa lang na sinasabi pa lang nila magkakaroon kami ng resolution. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At yan nga mga ilang patungkol mga pahigat balita dyan no, na kung saan ito nga yung nga patungkol nga sa SMNI na kung saan ito yung mga nagiging pananad at pagsasalita nga ng ating mga senador no, ukol nga rito mga kabalita natin na kung saan yung tila nga ba talagang hindi tama na pagbibigay ng ustisya. Yung hindi nga tama no, na pagbibigay nga ng talagang batas para sa SMNI no, na kung saan talagang agad-agad umano nga sinuspindi ito kahit wala pa yung formal na kaso o talagang hindi pa totaling napapatunayan nga mga kabalita natin yung paglabag daw umano dito nga no, sa ginawa ng SMNI. Nasa kanilang pagpapahayag no, na ito nga yung nagiging tugon at nagiging panana dito ni Badong Aratilis. Na talagang nga, bakit nga na talagang ganito yung ginawa sa SMNI na talagang ginawan agad ng aksyon kahit wala pa naman talaga yung formal na talagang hatol dito mga kabalita natin. Na kahit wala pa nga yung formal na hatol dito sa SMNI ay agad-agad nga nasuspindi ito. At na dito nga itila nga ba lumalabas may mga personal na dahilan umano ang nangyayari o ang nagiging tugon laban nga dito no, sa SMNI dahil tila nga ba isa ito sa nagiging punterya ngayon. Kaya tuluyan nga ito nga nais patahimikin na talagang sinuspindi na nga ito at tuluyan nga nais pa nga talagang tanggalan nga ng prangkisa no, sa pagpapahayag mga kabalita natin. At yan nga yung mga ilang nagiging tugon nga ni Badong Aratilis dito. No. At yung iba pang mga patungkol mga pahayag at balita dyan at kayo, kayo na lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Balitang Pinoy TV, subscribe ka dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, tumalang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.